Hello, hello everyone. Meron tayong barya ngayon dito. At sa nakikita nyo, meron tayong 10 piso year 2002. At ilabas natin sa kanyang kulungan. Dahil bago pa ito. As in bago, mainit-init pa. Galing sa lutuan. So ito siya guys. 2002, 10 peso bago ito. Zoom. Yun. So yan siya at bagong-bago. Then meron tayong isa pang extra. 2002 na sira-sira. So tingnan natin muna ang pinagkaiba if meron silang pinagkaiba. Ito yata eh mukhang mas malapad ang ano to, ang date nito. Tingnan nyo guys, so ipantay natin, di ba mukhang mas malapad itong sa itaas na luma, dahil ang 2002 guys ay merong dalawang variety o klase. Ito siya. Shout out dyan kay Ibilio Flores, nagme-message ngayon sa cellphone ko. Ito yung 2002 at meron itong 8.7 gram na timbang, diameter 26 millimeter, thickness 2.14, round shape tsaka milled, then orientation medal pataas. Then nagsimula ito noong year 2000 to 2017. Meron itong value na 10 peso at meron itong dalawang klase, Die 1C at Die 1D. Die 1C at Die 1D. Big tin script of legend, the cogwheel with low teeth, the sun with the narrow short rays, medium sharp pointed star. So hindi natin alam, hindi ko alam kung alam dito, ilalin dito, dahil hindi naman na mapa-authenticate ito ng Bangko Sentral. Alam nyo naman, walang oras yan ang Bangko Sentral sa mga small time, small talks na yan. Ang pinag-iisipan ng Bangko Sentral, yung paano makalabas ng ibang barya. Then, itong 2002, ito siya, dalawa siya. Reverse 1D at saka reverse 1C. So, ito na yon yung sinasabi natin, yung Die 1D. Big tin script of legend, a cogwheel with low teeth, the sun with narrow short rays, and extra sharp pointed stars. Hindi ako masyadong nag-vlog o hindi ko kursnada itong Philippine coins dahil hindi siya nire-recognize ng Bangko Sentral. Okay. Sila yung naglabas pero hindi nila authenticate yung kanilang barya. So dito sa Pilipinas mayroong mga authenticator o mga private companies. Nakita ko sa Facebook, iisa lang yata yan dito sa Pilipinas eh. So hindi ko na maalala kung alin. Yan siya guys, at yung reverse 1C ay mayroong value na 13 pesos sa may good yata yan. Sa very good, 13 pesos din. Sa fine, 29 pesos. Sa very fine, 29 pesos. Sa AU o BU? AU to AU, almost uncirculated, 46 pesos. At 55 pesos naman sa uncirculated. So, yan sa guys. Yung pinapakalat ng mga ibang mga coin vloggers dyan. Ako nagtatumbnail baiting ako, pero yung laman ng aking content guys ay totoo, hindi yung gawa-gawa ko ito kwento at makukuha ng mga picture sa internet, Lazada o Shopee na may ganitong value. Tapos ang dami nyong mga clickbaiters dito na mga Pilipinos sa YouTube pagdating sa coin vlogging. Niloloko nyo ang viewers nyo, niloloko nyo rin sarili nyo para lang sa views.
So eto siya guys, ito ang totoo. So walang mahal dito, at yung reverse 1D, if sakali na meron ka na silang dalawa pareho, so ito ang mahal-mahal sobra. Hindi ko lang alam, pero sa tingin ko pag makompleto mo ito at may mga diehard na mga collector, medyo mahal rin ang bintahan ito, kasi 0.6% to. So ibig sabihin i-times mo yan, 55, so divide mo pala, divide multiply 55 divide by 2, 27 and a half, 55 times 2, that is 110, tapos ang kalahati ng 27, that is 23 and a half, yung 110 times mo na naman sa 2, no, mag 220, so yun siya. So tapos yung ano ba yun, 13 and a half, divide mo sa 2, so mga 7, so 7 magiging 440. So yung 7 divide by 2 magiging 3.5, 440 times 2, that is 880. So yung 3.5 divide by 2 na naman ulit, ma okay, 1.7. So magiging 1,000 ang value nito ng 10 pesos if ever na authenticated. Pero pag ito lang naman na pagkita-kita natin na ganito, wala. Hindi yan na ano. Hindi yan na ino-honor. Maliban na lang sa mga diehard na ano, mga hardcore na mga collector. So yan siya guys, yung ating 2002, at dumako tayo sa pangalawa at pangatlo nating barya, dahil meron pa tayong extra na barya dito. At ito unahin natin, ito yung 5 peso Leyte gold blending. Nag-vlog ako nito. Yung mga nagbumura dyan na hindi totoo yung presyo, kayo ang mag-vlog. At kami naman yung mag-comment. So ito yan, Leyte gold blending, 70th anniversary ito, year 1944 yata ito, 2014. Ito ay circulating commemorative coin, year 2014, value 5 pesos, currency 1967 up to date, and the composition is nickel brass, weight 7.7 gram, and diameter is 27 millimeter, and thickness is 1.85 millimeter. At yan siya guys, oh. Meron itong value na sa verify na 65 pesos, AU na 95 pesos, uncirculated na 106 pesos. Pero yung naka-blister pack nito is 180 or 200 plus yata. May blister pack kasi na ganito, pero hindi siya abot ng libo-libo. Never na mabot ng libo yan. 100 to 200 plus lang ito, 180 to 200 20 pesos, 25 pesos yata ito. 200 plus lang ang pinakamalakas nito. So hindi po ito totoo na libo-libo yung presyo. Yung iba kasi dito is maka-vlog lang, para ano, ito namang mga maraming naniniwala, sa maling paniniwala, magbebenta dito ng barya nila sa comment. At pag hindi mo pinansin dahil useless at baseless, at walang kwenta, mumurahin dito sa comment. Nakakatuwa kayo guys. So itong channel nito ay para sa educational, at hindi po ito buy and sell dito. Next, at meron pa tayong extra. Ito yung 5 piso bagong bayani, circulating commemorative coin ulit. At year 2014 din, pareho sila 2014. Yung isa dito 2014 din. So nung year 2014, dalawa yung nirelease, o tatlo nirelease nila, yung common na 5 peso, regular na 5 peso, at saka itong commemorative. At ito naman is bagong bayani,
The same yata, 7.75. Ah, hindi, mas mabigat ito. Yung bagong bayani, mas makapal, 7.75 at 7.7 lang yung MacArthur. At merong thickness na 26.9 at thickness 1.9 pala at saka diameter na 26.9. So, Honoring, ganyan ang sa correct spelling, Honoring. The Bagong Bayani Foundation, a non-stock, non-profit organization conceived to uphold the overseas Filipino workers. It works hand in hand with the POEA and OWA. Ito ring POEA at OWA, mga useless rin to minsan. Alam nyo guys, yung mga benefits ng mga ano, hindi nila na ibibigay ito. Kung hindi, dapat sila yung ahensya ng gobyerno, sila ang lumapit sa mga nagtatrabaho ng mga bagong bayani, mga OFW. Kasi nagiging OFW rin ako at alam ko ito. Wala akong benefits na nakuha dito ever sa tagal-tagal ko sa ibang bansa. Wala. Maliban na lang kung igapang mo pupunta doon, maubos na yung pera mo ka balik-balik doon, wala ka pang nakuha na benefits. Kahit mag-apply ka, tatanda ka na. So useless to mga, pero nagbabayad kami mga ano, OFW, POEA, OWA. Shout out dyan kay Sherwin Cruz, Idol, kay Darius Paraso, kay si Gilbert, hindi na yan na nagbablog eh, tumigil na eh. At OWA in the paying tribute to the OFW through the Bagong Bayani Award. So yan. Then eto, date niya 2014, ang very fine ay 24 pesos, extra fine 49, ang AU at saka uncirculated ay 111 pesos. So yan siya guys, at sana ay may nakuha tayong idea, aral sa mga vlog na ito. So maraming salamat, at please subscribe guys, at kung sino dyan ang mayroong extra, pwede kayong sumali sa ating membership at mura lang, 100 pesos. Makasali ka na sa ating membership program at merong mga perks dyan. Sa comment nyo, if the member kayo, meron kayong mga sariling avatar besides your profile picture. Tapos pag naka high level kayo na membership ay merong mga shoutouts at connect. Connect with my social media accounts. So maraming salamat, at please kung may extra rin kayo, pwede rin kayo mag donate in thanks button gamit ang inyong mga GCash. At meron din tayong GCash account na naka-connect sa ating mga video sa description. So maraming salamat, at please subscribe. Thank you at bye-bye. Subscribe. Thank you.